Nainbag abigat marhay na aga Luzon. Maayong buntag maayong aga maupay na aga Visayas. Buenos dias sa mga Zamboangueño. Magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw na naman ng Linggo. Huling linggo bago ang Pasko. Ngayon po ay December 18 na. Ilang araw na lamang, ano? Handa na po ba ang inyong mga regalo? Kung walang budget, huwag nagpipilitin, ha? Tama na po yung isang kiss, isang hug, at saka pwede naman yung gumawa ng you can be very creative, yan. Of course, magtira-tira po para sa New Year. Baka naman wala nang may pamasahe si Inday at si Dodong, ang mga chikiting pagpasok ng Enero. So, hinay-hinay po sa paggastos. Anyway, samahan niyo po ako hanggang alas 10 ng umaga. At ngayon po ay swerte tayo. Sandali lang, hindi pa pala ako nakakapagpakilala. Ako po ang panyera ng bayan, Attorney Rhinna Seco. And of course, kasama ko po ngayon, gwapong-gwapo Suki ng ating programa mula nung program natin dati? Bisalog, naging sagot sa bayan. And of course, ngayon, review. Hindi pa tayo naglaland sa top 10 noon. Ang ating programa ngayon ay number 1 ang ating program. At magandang makasama ho natin siya ngayon dahil importante ho ang ating tatalakayin. Wala hong holiday, wala pong holiday season, walang Christmas season sa mga isyong tinatalakay natin. Hindi na kayo congressman ngayon. Pero patuloy ang inyong pagsiservisyo sa bayan. Dating National Security Advisor. Yes, at dating kongresista, kinatawan ng 2nd District of Parañaque. Yes, ma'am. Congressman Sir po ako eh. How do I address you? Congressman? Pwede congressman, pwede congressman, former secretary. Roilo Golez. Good morning, sir. Good morning, Attorney Rhinna. Good morning. Mm-hmm. At magandang umaga sa imong tagapakinig. Mm-hmm. Kumusta na kung kayo? Mabuti naman. Okay na okay. Paano mabasa ng stress ninyo? Mas bumata na nawala sa public service. Thank you. Medyo relax na konti. Of course, walang pressure. Walang masyadong pressure. Walang mm-hmm. schedule. Mm-hmm. So, ako gumagawa ng schedule. Mm-hmm. And of course, napakabait dahil isang tawag lang ni Miss Malu Cabral, pumayag agad na mag-studio guest natin. So cute. Ayon na, Malu. Maganda umaga, Malu. Mm-hmm. Nakikinig ko siya sa atin yun. Congressman Golez, isa pong malaking usapin na madalas na naiisang tabi, ano? Ito naman ay nagpapatuloy ang dalaw ng China sa West Philippine Sea. Isa pong malaking usapin ito, issue pa rin ng patuloy na should I use the term invade ng China sa illegal occupation ng China sa mga islang pinag-aagawan pa rin at mga isla na-establish na natin sa pamamagitan ng desisyon ng UN na sa atin, nabibelong sa ating exclusive economic zone. Yun, ang pinaka-importante dyan at yan ay talagang pinangalanan mm-hmm. ng ruling ng arbitral tribunal, yung mischief reef. Yes. Sabi, ito ay exclusive economic zone natin dahil nakasubmerge yung recto bank atin mm-hmm. yan, yung Ayungin Shoal atin yan. At yung tukul naman sa Scarborough Shoal, wala silang ginawang desisyon pero sinabi nila na pwede tayong mangisda doon, hindi tayo pwede pigilan mm-hmm. na mangisda sa Scarborough Shoal area. Ang sadya, kung tutuusin sa atin naman talaga yon, except na ang sinasabi, walang desisyon, hindi naging bahagi ng desisyon ng UN, pero ang sinasabi, maari daw isuggest na maging common fishing ground. That's right. Although meron tayong batas, Republic Act 9522, mm-hmm. na nagsasabi na ang Scarborough Shoal ay regime of island mm-hmm. at kasama sa ating teritoryo. Mm-hmm. Kaya yan ay batas na dapat igalang. Mm-hmm. Congressman Golez, noong December 13, isang satellite image pang lumabas na ayon sa CSIS ay yung Asia Maritime Transparency Initiative ay anti-craft guns na tila ba close-in weapon system sa Mackinac Reef sa West Philippine Sea. Sa pahayag po ng China, wala naman daw po itong intensyon na i-militarize ang nasabing reef. Pero kasama na rin ang iba pang mga artificial na isla sa strategic waterway na kiniklaim ng ilang mga bansa. Ang Philippine government po sa pamamagitan ng
DFA spokesperson, si Charles Jose, ay nagpahayag na ng pagkabahala sa paglalagay ng mga armas doon sa mga nabanggit na lugar. Nanawagan din po si Jose sa China to desist from undertaking provocative acts in the disputed waters. Ito po ay seryosong concern dahil bagaman at yun po bang anim na iba pang artificial islands na yun, bahagi po ba yun ng ating kiniklaim? Hindi. Ang bahagi lang ng exclusive economic zone natin ay yung Mystic Reef. Yung iba ay nasa labas ng ating exclusive economic zone, bagamat napakalapit. Halimbawa, yung pinaka-importante dyan tatlo, Fiery Cross Reef, Subi Reef, at yung Mystic Reef. Bakit? Sapagat yung tatlo na yan, ang merong 3,000 meter runway. Kaya kung ipagpatuloy ang militarization, maaaring kasama na rito ang deploy ng mga fighter jets o anumang military planes doon sa lugar na yan. Yung Fiery Cross na sa labas ng ating exclusive economic zone, bandang baba, no? Ang Subi Reef ay labas pero halos katabi ng Pag-asa Island natin. Mga 12 nautical miles lang ang layo. O, parang mula dito, patungong corridor, din yung nakalapit. Nagkakatanawan yan. Oo. Kaya yung sinasabi nilang yung anti-aircraft guns, no, malalaki, sabi sa report, at saka yung CWIS, yung close-in weapon system, yan ay defensive weapons. Pero kung ako tanongin mo, ako'y naniniwala na yan hakbang para sa susunod. Ang susunod yan, maglalagay din sila ng offensive weapon. Kasi sa military, bago ka maglagay ng offensive weapon, kailangan meron kang pang-depensa. Hindi pwede na sa piwagwag. Initial muna. At ang sunod dyan, magde-deploy ng aeroplano. Sabi ko, may runway, 3,000 meter runway. Kasing haba ng runway sa NAIA. Tapos, yung close-in weapon system, pang-depensa yan, just in case merong papasok ng mga cruise missile. So sa aking pananaw, ang next step dyan, not tomorrow, not in a few months, but maybe in 1 year or 2 years time. Kasi ganyan ang China kumilos eh. Manggugulo, tapos tatahimik. Tapos pag medyo after mga 2 years na walang gulo, bigla na lang may uusbong na development. At ang aking tingin, ang pwedeng development dyan, maaari yung mga medium range missile. O kaya long range missile. O kaya yung aeroplano. Kasi dyan, pwede sila mag-deploy ng fighter jet, transport, o kaya even strategic bomber doon sa lugar niya. Congressman, ano po ang implications nito? Bagaman at ito ay hindi naman bahagi ng ating exclusive economic zone. Except Mischief Reef. Yes. Ano po magiging implication nito in terms of peace and order and security ng Pilipinas? Well, malaki. Kasi kung yan ma-militarize sila fully, baka mag-declare sila ng tinatawag na Air Defense Identification Zone. Ibig sabihin niyan, kailangan tumimbri ka muna bago dumaan sa lugar na yan. So magkakaroon sila ng parang full control of the area? Yes, magkakaroon sila ng full control. Ginawa nila yan doon sa may East China Sea. Nagtayo rin sila ng Air Defense Identification Zone, bagamat hindi ito ginagalang ng Japan at ng Amerika. Pero yung mga medyo maliit na bansa, kailangan igalang nila ito. Parang titimbre ka, magre-report ka, daanan niya ng mga aeroplano eh. Halimbawa, yung kung sa South China Sea, i-declare nilang Air Defense Identification Zone. Yung mga aeroplano natin, papuntang Singapore, papuntang Bangkok, papuntang Vietnam, papuntang Europe, kailangan tumimbre sa kanila. Kung hindi, baka magkaroon ng komplikasyon. So, at the same time, parang sinasabi nila, amin yan. That is their way of saying amin yan. Now, back to Mischief Reef. No? Sa Mischief Reef, ang isang nakikita ko dito, kasi nangako sila na no militarization. Yun na lang feature nila sa Mischief Reef, simula sa maliit, yung temporary shelter, no? House on stilt, tapos that was in 1995. Noong 1999, matapos na tumihimik, ginawang kompleto. And then, mga bandang 2012, nagsimula sila ng malakihang reclamation. So, doon na lamang, meron ng violation sa ating exclusive economic zone. Ngayon, dinagdagan nila ng militarization, kaya sabi ko nga, dapat ang ating DFA magsampa ng diplomatic protest. But ayon kay Secretary Yasay, hindi na muna nila gagawin ito, not now, kasi ayaw nilang magulo yung exitasyon sa Scarborough Shoal. Pero mandatory kasi ito eh. Yes. Under Article 12,
kayo po ang abogada, kayo nakakalam dito. Article 12, Section 2, nakalagay doon, the state, mandatory, the state shall protect our marine wealth in our exclusive economic zone, territorial sea, etc., etc., and reserve the use and enjoyment of the same exclusively to Filipinos. Mm-hmm. Hindi Filipino yung mga Chinese and they're using but this facility. Yes, and parang naging complacent na tayo sa ating claim dito sa mga lugar na ito. Ay sabi nila, baka raw makagulo, no? Might complicate the good relationship. But you know, that's one thing. Mm-hmm. Pero mandatory kasi ito. At pag hindi tayo kumilos dito, parang we might be preempting ourselves in the future. Mm-hmm. Sabi nila, bakit di ka nagreklamo noona? Mm-hmm. Kasi alam mo, sa ganito, sa mundo, sa buhay, pag hindi ka nagreklamo, ibig sabihin sumasakayong ka. Yes, if you tolerate. If you tolerate it. So dapat mag-protest na tayo, even if they don't do anything, what is important, naka-record yung ating yung protest. Yes, opo. Ang sinasabi po kasi useless daw naman kasi hindi naman sumusunod ang China. Kagaya na lamang ng itong naging desisyon ng UN dito sa protesta natin na naipanalo na nga. Well, that may be true kasi they have the overwhelming force. No? Mm-hmm. Tayo wala. Mm-hmm. But we don't know what will happen 2 years from now, 3 years from now. Who knows? They might weaken. Mm-hmm. O kaya we might get stronger because of alliances, because of economic development 5 years, 10 years from now. We might achieve the status of Singapore. Si Presidente, kagagaling lang ng Singapore. At siguro nakita niya kung gaano ka-powerful ang Air Force ng Singapore because they invested in their defense there. Who knows? Pagdating ng araw, baka kaya na nating panindigan yung diplomatic protest. But if we do not file a diplomatic protest now, we might forever have to remain silent. Mm-hmm. Of course, marami yung mga criticisms dito, ano? Like yung mga ibang pahayag ni Pangulong Duterte in the past. Yung sinasabi na pumayag na ang China na mag-fish ang ating mga kababayan doon sa may Scarborough Shoal. Ibig sabihin, we're acknowledging the authority of China over Scarborough Shoal. In fairness, I think tumahimik sila dito. No? Mm-hmm. Ginawa nilang parang non-issue. Para, ang China rin, umiwas din na magsalita na pinapahintulutan tayo. I think nagkaroon ng parang modus vivendi dito na we will just tolerate each other. And that's a good point kasi tama sinabi mo. Kung tayo ay humingi ng permiso, we are recognizing na sila ang may-ari. Kung sila naman magdeklara na pwede na kayo, pinapayagan namin kayo at tanggapin natin yung pagpayag nila, that is also a tacit acceptance na sila ang may-ari dito. Kaya mabuti, naging silent tayo doon at pumayag na lang at naging isda tayo ron. Although ngayon, ang malaking issue sa loob. Ang presidente naman, nagkaroon ng declaration, sabi niya, he declared a marine sanctuary inside the lagoon of Scarborough Shoal. It is quite big. It's as big as Quezon City. Ang China naman, tumahimik, hindi rin nagkomentaryo dito. Kasi pag pumayag sila sa declaration ng presidente na marine sanctuary, pagkilala rin sa ating pagmamayari ng Scarborough Shoal. Of course, there was may pahayag noon si Pangulong Rodrigo Duterte na sinasabi niya na hindi naman na-invade ng China itong Scarborough Shoal, but of course we know for a fact na a couple of years ago inoccupy na ng China ang Scarborough Shoal. Meron kasing meron tayo binigito na kanya Republic Act 9522, which means we must respect even if the other countries will not respect this, especially China. We should respect our own laws. Mm-hmm. We passed this in 2009. Mm-hmm. Nagkataon ako chairman ng technical working group nung binadraft ito. Nakalagay doon, Scarborough Shoal plus yung Kalayaan Island Group are considered regimes of island and part of our territory. Mm-hmm. Yes, and in effect. And therefore, pag pumasok ang China doon, inoccupy nila, pinaligiran nila, that is tantamount to invasion. Yes, and yung pahayag ko kasi, ang nakikita ko kasing danger dito, ano, pag sinabi mong hindi nila inoccupy, hindi illegal ang occupation nila doon, ibig sabihin, are you acknowledging that they in fact own the property? Napaka-importante nga, yung nuances not only of diplomacy. Yes, kasi binding po ang pahayag ng Pangulo.
Tama yan. Mismong si Justice Carpio, pinansin niya. Sinabi niya, no, it's not correct.